Ilang rice retailers sa Batangas City Old Market wala pa rin maibentang regular at well-milled rice. Ang detalye sa report ni Hazel Alviar. Pumapalo pa rin sa 52 pesos kada kilo ang pinakamurang bigas na mabibili sa Batangas City Old Market ngayong araw. Ayon sa mga rice retailer, wala pa rin daw maibigay na regular at well-milled rice ang kanilang mga supplier. Ilang suki na rin daw ni Aida Aida ang naghahanap ng presyong nakatakda sa price cap na 41 hanggang 45 pesos. Sa ngayon napakahirap maghanap, wala rin silang wala din silang maibigay. Kaya ang itinitinda na lang namin yung special, premium at saka fancy rice. Wala kami makuha na ng mababa. Siguro mataas din ang kuha nila sa mismong direct. Kaya ang mamimili na tulad ni Aling Rossi, wala na raw magagawa. Pero nasa 5 kilo na lamang ang biniling bigas habang naghihintay pa ng mas mura. No choice po kasi sobrang mahal na. Yan na lang po yung pinakamababa, 52. Nauna nang sinabi ng pamahalaan na magbibigay sila ng 15,000 pesos sa mga kwalipikadong rice retailer na maapektuhan ng price ceiling. Pero kulang daw ito dahil sa laki din ng puhunang inilalabas ng mga ito. Mas maganda pa kung umuha na lang kami ng premium. Hindi na kami magtitinda ng wild milled rice, hindi na kami magtitinda ng ordinary. Yun na lang, kahit siguro walang bumili para lang hindi kami malugi. Ang grupong Bantay Bigas, may nakikita raw na butas sa implementasyon ng Executive Order Number 39 o ang price ceiling. Yung malalaking retailers, kaya nilang ikutan itong price cap. At pwede rin silang haluan nila yung premium ng mga well-milled rice dyan, ang magiging presyo ay premium. Yung mga ganun. Ayon sa grupo, ang pagpapalakas sa lokal na produksyon ang nakikita nilang solusyon sa isyo ng mataas na presyo ng bigas. Kasama si Kel Ravaca, Hazel Alviar, Balitang Southern, Tagalog.